Walang ARMM kung wala si Sheikh Makdum. Hindi magkakaroon ng Muslim sa Pilipinas kung hindi dumating si Sheikh Makdum. Reformang naipaabot sa malalayong dako ng bansa. Yan ang adhikayang isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Regional Governor Mujib Hataman sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gaya na lamang ng Simunul sa probinsya ng Tawi Tawi, bukod sa angking ganda ng mga tanawin at likas na yaman na matatagpuan sa dulong bahaging ito ng ating kapuluan, ang Simunul din ay may napakahalagang parte sa ating kasaysayan. Ang islang ito ang saksi sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam sa Pilipinas bago pa man dumating ang Kristyanismo sa bansa. Nung nagkaroon ng Muslim, lumaganap ang Islam, nagkaroon ng identity yung mga Muslim dito. Kaya nagkaroon ng autonomous region. Kaya dapat lang mahalin natin ang Simunul at ayusin natin ang Simunul. Ang Simunul sa Tawi-Tawi ang tinaguriang cradle of Islam in the Philippines. Isang misyonaryo at mangangalakal na Arabo si Sheikh Karimul Makdum, ang nagpakilala ng Islam sa kapuluan na unti-unting lumaganap sa buong bansa. Patunay ng kanyang pagsisikap ang Sheikh Karimul Makdum Mosque na itinuturing na culture and heritage site na matatagpuan sa Tubig Indangan sa munisipalidad ng Simunul. Bilang pakilala sa kanyang kontribusyon sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya, ipinagdiriwang ang 637 Sheikh Karimul Makdum Day na sumasalamin sa kulturang Muslim at nagbigay daan sa pagkakatatag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao na nasa 28 taon nito. Kami po ay natutuwa at nakikisa sa mga kapatid natin dito sa Tawi-Tawi at sa mga kapatid natin na mga Muslim sa buong Pilipinas. We enjoy the entire country to celebrate the founding of the religion of Islam here in our country. And it is here where we stand right now, 637 years ago, where the religion of Islam was established. The coming of Sheikh Makdum, of course, brought with its religion and culture. And we know that all over the Philippines, we may have different cultures, but we are united as a nation. And today, we are happy that we are serving government, and as I said, I bring to you the warmest felicitations of President Rodrigo Roa Duterte. We are ready to admit that nauna sila dito. That by the coming of the Christians, kasi Islam naman na, I have recognized that and I admitted that in all of my talks. And I have committed to the Moro people that it will come to pass. Bilang pakikiisa sa makasaysayang tagpo na ito, ibinahagi ni Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar ang mensaheng ipinapaabot ni Pangulong Duterte sa mga taga-Simunul at sa buong ARMM. As our President Rodrigo Roa Duterte and our entire government celebrate this day in unison, with him, we must believe that the fundamental strength of our nation begins with the spiritual power
of every citizen. Sheikh Karimul Makdum came with the strength of his faith. We can start from the foundation of faith. Whatever belief we may hold and the conduct of the rituals of our daily life, truthfully under the shadow of our God. This is the most valuable message at that time, today, and tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Mindanao still flourish, maintaining their religion, maintaining their culture, maintaining their way of life. Sustainable development includes three things: religion, Islam as a way of life, education, being able to optimize our capacities, socio-economic development. This tripod of development is what is essential for us. Islam as a way of life must be part of that, and the people, the bangsa, and the agama. Kaya naman, para kay National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr., susi sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan ang pagtutulungan at pagpapalawig ng mga proyektong pangkaunlaran. Amin pong mga dating mga sundalo, lalo na sa amin, alam po namin na ang gamot sa mga kaguluhan dito ay development. Peace with development, yun yung key sa sustainable. Sa loob ng 6 na taon, 4 billion na po ang investment ng regional government dito sa Tawi Tawi. Out of 140 kilometers na circumferential road ng Tawi Tawi, ang natira na lang ngayon ay 96 kilometers. Upang may sakatuparan ang adhikay ng pamahalaan, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng tulong pinansyal at pamuhunan, hindi lamang sa Tawi-Tawi, kundi maging sa buong rehiyon. Pangako natin sa ating mga kababayan, dahil malawak din ang kanilang suporta, komplikasyon namin dapat palawakin at patindihin pa ang aming pagsaservisyo. Sigurado akong mas matindi at mas palalakasin namin ang aming pagsaservisyo sa natitinan naming panahon. Sa tuloy-tuloy na pag-angat at pag-asenso ng probinsya ng Tawi-Tawi, mas pinapaigting ng reforma sa rehiyon ang pagpapatupad ng mga daan na magbibigay ng dagdag na oportunidad sa mga taga rito. Sa paglalayong mapabuti pa ang serbisyong pampubliko, parte higit sa lahat ng reformang pang-imprastruktura ang pagdaragdag ng mga pasilidad pang-konstruksyon na magsisiguro ng kalidad ng mga proyektong ipinapatupad sa ating mga kanayunan. Kasama na po yung mga reforma ni Governor Muji Kataman dito sa ARMM, ang pagkaroon ng bagong mga buildings ng Area Engineering Office kung saan nakalagay yung mga equipment natin, kasama na rin yung mga district engineering offices natin na may mga bagong opisina rin. Importante po na conducive para sa pagtrabaho yung ating mga opisina nang sa ganun, makapagserbisyo ng mabuti at makapagbigay ng dekalidad na trabaho ang ating mga engineers para dito sa areas sa Muslim Mindanao.
40 taon, mapalad ang Tawi-Tawi Area Equipment Services sa mga makabagong makinili at pasilidad na pinagkaloob sa kanila ng kasalukuyang administrasyon. Kaya para sa kanila, matitiyak na mas magiging progresibo ang antas at kalidad ng mga proyekto sa kanilang nasasakyan. Ito'y patunay lamang na ang pagpaguyod ng reforma at kaunlaran sa autonomous region ay makakamit sa tulong-tulong ng pagkakaisa ng mamamayan at pagbabagong dulot ng serbisyo panlipunan at infrastrukturang pangkalahatan. Ang lahat ng ito ay bahagi ng serbisyong may tapang at malasakit para sa kapayapaan at kaunlaran na hatid sa inyo ng DPWH, ARMM, on the road.